papatunayan ko sa inyo na makakapagsayo ko gamit ang smartphone na ito. Promise yan. Mga sticks, so dito tayo sa another episode ng Stick TV. At ako po ang inyong lingkod, si Ash. So for this episode, makikita nyo kasama naman natin ang smart rice cooker. Actually, rice multi-cooker pala. Kasi marami siyang pwedeng gawin, hindi lang pang rice. Pwede siya pang porridge, pang actually pang cake, at marami pang iba. This is the part 2 of our episode para dito. For the part 1, you can check it on the upper right link. The video includes the unboxing and review of Xiaomi rice cooker multi-cooker with all of its accessories and functionalities, and also kung paano ba makakapagsaing or makakapagluto using the 3 easy buttons. So tuturuan ko kayo kung paano makakonek sa cellphone or smartphones ang smart multi-cooker na ito. So, ang daming nahihirapan ang makakonect dun sa app ng Xiaomi. So, ilan to sa mga nakita ko na reklamo, sinisisi nila yung merchant. Hindi kasi nila ma-connect yung rice cooker sa app. Walang kasalanan ang merchant. Merong way para ma-connect ang rice cooker sa app. At yun ang ituturo ko. At ano ba yung dapat gawin para mas madali mo siyang ma-connect from Xiaomi app, at gagamitin natin itong cellphone para makontrol yung mga function nitong ating multi-cooker na alam natin na rice cooker. So yun, panoorin nyo lang ang episode na ito kasi madaling-madali nyo ma-connect ang ating smartphone dito sa ating smart multi-cooker from Xiaomi. So napanginintay natin, tara! So step number 1, kailangan nyong ma-install yan, yung Xiaomi Home, Xiaomi Smart Home, or yung tinatawag na Mi Home app. So kapag na-install nyo na at nakalagay na sa inyong smartphones, pwede na tayong mag-proceed sa step 2. Of course, step 2, open your Mi Home app. So yan yung makikita nyo sa pinaka-home nya. First thing na gagawin nyo, punta kayo sa settings, and then kailangan Chinese mainland ang ilalagay nyo sa region. So, dapat hindi Philippines yung nakalagay kasi talagang hindi siya gagana kapag hindi Chinese mainland ang nakalagay dyan. And then after that, punta na tayo para mag-add ng device. So hanapin natin sa kitchen electronics. So yan. So scroll down lang natin po haba hanggang sa makita natin yung Mi Smart Multi-Cooker 1.6L. Actually dalawa yan kasi. Merong Mi Smart rice cooker, huwag yun ang pipiliin nyo kasi magkakamali kayo. So I chose the Mi Smart Multi-Cooker 1.6L. So yan. So paano natin ma-reset yung device? I-click natin yung dalawang buttons na left and right. So we will choose the Tune Mi Cooker, yung nasa taas, kasi yun ang nasa instruction. Yan. So kailangan maka-connect dun sa Tune Mi Cooker. Yan, naka-connect na. Then, balik tayo dun sa app. Ayan, bring device closer to router. So, kailangan may maayos kayong WIFI. Ayan, maagot na lang kayo, makukonect siyang diretso dun sa device mo. Ayan, ayan na yung mga final touches para talagang magamit mo na. Ayan, tapos na. Ayan, done na. So, yung sabihin na connect na natin yung ating device doon sa ating Xiaomi app. So, marami pang pwedeng gawin dyan sa settings. Pwede mo lagyan ng sariling pangalan. Ayan, lalagyan ko ng pangalan. Gagawin kong Ashtig Smart Rice Cooker para panalo yung pangalan. So yun, makikita nyo agad na maraming functions sa pwede pagpilian. Napaka user friendly ng app na to, at syempre naka English siya na language, so talagang maintindihan agad, nandyan lahat ng pwede mong makook. Yan, yun ang nakakatawa, pwede ka bang makagawa ng yogurt eh.
Yun ang nakakatuwa dyan. Yan pa, yung cake syempre. Kasi lang problema nga, wala pa akong ingredients ng cake, kaya hindi ko matatry yung cake para sa ating multi-cooker. Pero nakikita nyo dyan, yung function nya nataas, hindi yung function na katulad nung sa ating pinaliwanag dun sa ating part 1. Ayan, meron dyang share my device to other members. So, pwede kong ma-share sa aking mga kasama sa bahay, pwede ko i-share sa cellphone ng honey ko, at dun sa isa ko pang device na iPad. So yan, kinokonek ko na siya dun sa iPad ko para pwede ko rin makontrol yung pagluluto using my iPad. So yan, okay na siya, successfully invited. So kapag in-okay ko dun sa iPad ko is makakapag makagamit din ako nitong Xiaomi app sa aking iPad at makakapagluto ako gamit din ng iPad. So ito na nga yung aking iPad na pinadalan ko ng invitation. So makikita nyo sa shared devices, meron dyan mag-load na yan, yung invitation. I will accept the invitation para magkaroon na rin ako ng access dun sa aming rice cooker. So yan, accepted na. And makikita nyo nakalagay na automatic na hashtag smart rice cooker. And of course, katulad nung kaninang pinakita ko, meron din siyang mga functions na katulad nung nasa aking first device, yung aking cellphone. Sobrang user-friendly niya. Ito pa, pwede kayong mag-customize ng sarili nyong settings. So ngayon naman, na-try na nating magsaing. Pero ang gagamitin natin na way is yung i-control natin siya using our cellphone. So ngayon, na-try na natin magluto ng rice gamit ang smartphone. So tingnan natin kung gumagana. Meron tayong rice cooking, instant rice cooking Lucius. Merong reheat rice, Oden reheat. Marami pa yan. May pancake, instant noodles, porridge at yogurt. So pag find this, pag pinute ko ito, kailangan pupunta siya sa pinakadulo. About 1 hour. Kapag nilagay ko itong start, actually pwede ka mag-appointment or maglagay kung anong schedule mo gusto. So try natin itong start. Ayan. Nakita nyo? Nakalagay 1 hour. Nagkukuk na siya, pero pwede kong i-stop. Yan. So, mas madaling gamitin talaga itong sa cellphone. O, stop natin ng cooking. Gusto ko talaga kasi yung... Ayan, nag-stop na siya. So, dahil ang gusto ko talaga ay yung mabilisan talaga sa palitan natin. So, gusto ko yung quick rice lang. Ay, meron dyan pang congee, keep warm. At pwede ko maglagay ng mga favorites mo. Dun sa quick rice, itong pipitin ko, tinatinan nyo, kapag nilagay ko yung start, magiging iba yung 1 hour. Magiging nasa 40 yan. Ayan. So, wait na natin ng konti. Ayan, nakalagay. Nakikita nyo dyan, ang expected duration is 40 minutes. So, kagandaan naman dito ay mag-notify siya. Magkakaroon ng parang sound. Merong notification sa phone natin na magsabi na, okay, tapos na yung pagluluto ng rice. So yun, medyo balikan namin uli kayo later kapag malapit ng maluto. A few inches later. So yun, nag-notify na cooking complete, tapos may nakalagay caution, hot surface. So i-check natin. So yan, nakalagay, keeping warm. Ayan. Keeping warm na talaga siya. So dahil luto na, check na natin, open na natin. So let's push this. So yan. Naluto na siya gamit ang ating cellphone. So yun mga sticks. So sana may natutunan na nagustuhan nyo ang episode na ito. Comment down below kung ano pang smart or digital na bagay ang pwede nating maidagdag dito sa ating bahay na makakatulong naman din sa ating buhay. Comment down below kung pag meron pa kayo naiisip na topic para sa ating channel, ang Hashtag TV. And lastly, comment down below kung ano ba ang masabi nyo sa ating bago na Xiaomi na digital smart rice cooker. So as always, please like, comment, share, subscribe, and hit that bell button para ma-update and notify kayo sa mga next videos ko. I'm Ash for Hashtag TV. Always be a stick.